Hello! Welcome to Usapang Pantahanan. Our episode is It's Okay Not to Be Okay. When we feel down and people ask us, "Are you okay?" we always answer, "Oh, it's fine." Or, "It's all right." Or, "I can manage." And soon, few answers, "I'm not okay." We feel that they will see our weaknesses when we let them know our feelings. Life is complicated. There are moments we are happy, sad, lost, and experiences uncertainties in life. We feel helpless, fail to focus, and oftentimes start missing important details or even deadlines in our work. We experience zoning out. Millennials cause it. Mommy Fem and I have prepared some tips for you to overcome emotional stress. And we hope that it will help you overcome the feelings in your heart. And my bit of sharing will also help you find that it's still a beautiful world, and let us be happy. Hello everyone! Welcome to another episode of Usapang Pantahanan. And we're back! Thank you for your support. And of course, Mommy Fem, how are you? Maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Yes. Oo nga, Mommy Narlene. Ako, ito po ay napapanahon dahil it's Mother's Month, Mommy. Yes. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. And of course, to you, Ma'am Narlene, happy belated. I think it's belated kasi May 14 pa yung Mother's Day. But then, of course, ang buwan ng Mayo, ito po ay nagsisignify ng isang mahalagang buwan para sa ating mga mahal na ina. Ayan. So, mommies, daddies, and of course, sa lahat ng ating mga kapamilya, ang ating pong episode for this Saturday ay isang napakahalagang pag-uusapan, no? Usapin, no? Sapagkat alam naman natin na maraming pagkakataon na tayo po ay nakakaramdam ng lungkot. At syempre, kapag nakaramdam tayo nito, ikinakailangan po ay atin pong kumbaga gawing maayos kahit papaano. Kaya naman, the title of our episode is It Is Okay Not to Be Okay. Diba, Mommy Narlene? Yes. And how to deal with emotional distress. At sa araw na ito, ay isang napaka-espesyal na panauhin ang ating pong matutungayan mamaya sa kanya pong ibabahagi na video kung paano nga ba siya nag-deal ng mga emotional distress sa buhay niya. At siya ay siyempre walang iba kundi ang aking paboritong partner. Every Saturday dito sa Usapang Pantahanan, siya ay walang iba kundi ang isa sa pinakamabait, pinakamasipag, pinakamaganda para sa akin at sa kanyang kapamilya at sa mga taong malapit sa kanya. At higit sa lahat, napakabuting ina. Siya po'y ibalang iba, kundi si Mommy Narlene. Yan, Mommy Narlene, talagang pinili talaga ng Usapang Pantahanan na ikaw ay maging guest para po sa topic na ito. No? Dahil, kumbaga, sa dami ng karanasan na meron ka, ay marami kang maishishare para sa ating pong mga kausapang pantahanan, most especially to all our dear moms na who are going through rough times sa buhay. Ayan. Yes, so, Mommy Narlene, I'm sure mamaya ay meron kang, ipapalabas na ba natin ang inyong video na napakaganda? Isusunod natin. Ayan, sige, isusunod natin yan. So, Mommy Narlene, ano nga ba ang ano nga ba ang ikikwento mo sa akin tungkol to sa emotional distress tinatawag?
Ano nga ba? Mami Ife, maraming salamat sa nakakatabang iyong pagbigay na introduction sa akin, ano? At yung lungkot na nararamdaman ko, yung mga emotional na stress na nararamdaman ko, ay naiibsan dahil andyan ka. Okay? Pag sabi nila, diba? Sabi nila, emotional distress is different for everyone. So, hindi pare-pareho ang ating nararamdaman. But, matter what your symptoms may be, but whatever the symptoms that you may experience, this long-term distress can affect our daily life from sleep disruption, and it may cause other health issues. Siyempre, Mami Fem, pag ikaw ay mayroong emotional distress, naku, Mami Fem, pinagdadaanan ko yan ngayon. Many experiences in our life are little challenges to describe, such as joy, pain, and of course, grief. Lalong-lalo na pag-grief. These feelings are hard time putting them into words and may mean differently to other people. Our episode for today will help you understand that it is okay not to be okay. Huh? Kaya pag may nagtanong sa, are you okay? Huwag kang mahiya magsabing, I'm not okay. Okay? Kasi ito yung nararamdaman mo, no? Pag ikaw ay emotional distress. Feeling of depression, anxiety, and emotional numbness. Declining performance at work or school. Withdrawal from loved ones or keeping to yourself more than you typically would. Feelings of guilt or hopelessness. Trouble making decisions and processing information. Unusual irritability or aggression. Sleep changes, including oversleeping, difficulty falling asleep, or waking up early or in the middle of the night. Eating more or less than usual. And of course, experiencing physical symptoms like all over fatigue, headaches, or stomach pain. Mga kausapang pagtahanan, ito po ay pinagdaanan ko mula nung February at unti-unti na lang din siyang nawawala. Pero yung falling asleep, difficulty sleeping, eh hindi pa po ito nawawala. Na minsan sasabihin ko, bakit dati paghiga ko, nakakatulog ako? Because of the grief that I'm experiencing, ito ang isa sa nagpapabigat sa akin, yung difficulty in sleeping. And of course, during that new time, ako ay hangga't maaari, I don't want to talk to anybody. Pero later, kailangan pala natin ang ating mga kaibigan at ang ating mga friends na katulad ni Mami Fem. At ako'y nagpapasalamat, Mami Fem, because during those period, no, February, March, April, eh talaga naman po, Mami Fem was always there. Tumatawag, nagtatanong. Although minsan sabi niyo, Mami Narly, parang minsan ayoko kitang tawagan. Pero maraming salamat, Mami Fem, because you're always there. And of course, our other Patesco family. Ayan po. Yes, Mami Narlene, I really appreciate, no, and your example, actually. And I also, tulad mo, no, kilala mo naman ako, may pinagdaanan din ako, kamakailan yes, na, ba? And masasabi ko, natutuo itong mga naka-enumerate ito. Siguro, isa sa mga naka-relate ako dito ay yung anxiety. No, yung mga hindi mo naman kasi maaalis talaga sa lungkot, lalo na kung ang kalungkutan mo ay work related, di ba? Ay oo. Kaya medyo medyo nagkakaroon ka ng anxiety. Hindi naman medyo, I think I had it, but because of the help of friends like you and prayers and family and siguro acceptance. Importante yung acceptance din, kaya lang it will take some time. Hindi mo basta-basta yan maipipilit sa isang tao. Kaya naman, ito na, no, pag-usapan natin kanina, nabanggit mo, Mami Nardine, yung mga signs and symptoms. Maganda na maging aware tayo doon, pero maganda rin na ating pag-usapan ng konti, pahapyaw, bakit nga ba nagkakaroon tayo ng emotional distress?
Siyempre, tulad nung nangyari sa ibang tao, no? Pagka sila po ay naka-witness na or naka-experience ng mga traumatic events, talagang it will cause us emotional distress. Eh, ito nga, sinasabi din dito, navigating a neurotypical culture as a neurodivergent person. Ang ibig lang sabihin po niyan ay naninibago ka, no, sa inyong lugar, no? Lalo na siguro ito ay applicable for those OFW or kung salta ka sa ibang lugar tapos or napunta ka sa ibang lugar na hindi mo maano, nag-a-adjust pa, di ba? And of course, living with a disability. Alam mo, mami, yung if may nangyari sa'yo, tapos naging disabled ka, oo naman, it will cause a lot of emotional distress. Of course, mami, going through financial difficulties. And yes. I think most of us, yan ay isa sa mga number one sa listahan, no? Financial difficulties. Siyempre, hindi natin yan mapagkakaila na marami tayong pangangailangan pinansyal at madalas, yes, ikasya yung ating kinikita para sa ating pamilya. And then, losing your job, a loved one, or a familiar routine. Ako, relate na relate talaga ang marami dyan, no? Parang ako. Oh, no. Si Mami Narlie, no? Yes. Losing someone that you really love so much. Ang ano talaga yan, Mami? I have friends na 10 years na andun pa rin yung lungkot. Yung hindi nawawala yung lungkot, and I really understand. Kahit siguro mangyari sa akin yan, I'm sure hindi talaga mawawala siya. May ibsan siya. Eventually, as time pass by, it will andyan na, pero hindi kasing sakit as compared to the freshest And then of course, dealing with escalating demands at work or toxic behavior from colleagues. Ayan, no? Talaga naman. Isa yan. Hindi, ang dami-dami ho tayo. Sa trabaho kasi talaga, nararanasan natin yan. Lalo na pag nabully ka pa, no? Oo. Sobrang sakit yan. No? Lalo nga masakit. Kung nabully ka ng mga taong minahal mo, nire-respeto mo. Anyway, that's part of growing up. But then, it will cause emotional distress, di ba? And experiencing racism, discrimination, oppression. Alam mo yun, mami? Yung discrimination. Talagang sobrang sakit, no? Lalo na siguro doon sa mga taong nakakaranas ng racism. Diba? Sa ibang bansa, or even dito nga sa atin, regionalism. By region, no? Parang yung ine-expect mong tutulong sa iyo, yung pala yun ng nagbibigay sa iyo ng sakit ng dibdib, di ba? Oo nga, no. There are a lot of painful experiences, mami, in different forms, in different circumstances. But then, ang mahalaga dito, mami, is how to deal with this. Ayan, mami. Ano nga ba ang pwede mong i-share tungkol sa how can emotional distress affect you? Okay. Pag meron kang mga dinadamdam talaga, no? Minsan, Mami Fem, okay lang yung financial distress ka eh, kasi kikitain mo ba, hinahanapin, pero yung emotional distress, napakabigat talaga noon. Kasi minsan, pag ito ang nararamdaman mo, talaga hindi ka makakatulog. Kaya you it keeps you from not being able to sleep. No? Wala kang quality. Talaga kahit anong gawin mo, minsan kahit magdasal ka na magdasal, natatapos mo na yung mysteries of the rosary, yung tatlong decades, hindi ka pa rin nakatulog. No? Kasi malaki yan ang impact. Then, lead to changes in your typical eating habits. Minsan, stress eating ka na. Ba? Then, it affects your mood. Play a part in a relationship conflict. Kahit wala naman dapat pagkakadiferensyahan,
dahil hindi ka in the mood, lahat ng bagay naiinis ka, lahat ng bagay ikinagagalit mo. Lead to declining performance at school or work. Kaya minsan yung mga anak natin, tingnan-tingnan ninyo, baka nag-undergo sila ng depression, baka nabubuli sa school o may problema, para kaya yung kanilang school work ay medyo mahina. And kahit tayo, Mami Fem, di ba, kahit sabi natin magaling tayong guro, pag nakakaranas tayo ng ganito, yung ating creativity nawawala, yung ating enthusiasm nawawala. Siyempre. Kung pwede nga lang umabsent, hindi na tayo papasok, di ba? Ganon. And then, it makes it harder to focus and complete a day-to-day task. Para kung pwede nga lang, magkulong ka na lang. So yung dati mong yung vibe mo na ano, parang ayaw mo na lumabas ng bahay. Kaya minsan, pag may nakakita kayong mga kaibigan na ganon, hindi naman tayo ka lang magbigay ng advice, but let us ask them and let us just listen. Yan, Mami Fem. Yes, Mami. No? Thank you very much. Part talaga ng buhay natin na magkaroon ng ganitong mga paano ka naapektuhan. And I think two or three of those things na binanggit mo ay bawat tao nararanasan. So it's yes, it's an experience talaga na kailangan pagdaanan ng tao. But then, ano nga ba ang pwede nating gawin para naman hindi magtuloy-tuloy yung tinatawag na emotional distress? Kasi alam mo, Mami, ako as a person, gusto kong maramdaman yung mga symptoms na yun. Para naman meron kang, kumbaga sa ano, once na nakaranas ka ng isang masakit na karanasan, kailangan mo rin din talaga magkaroon ng regrieving eh. Yes. Pantatagang para kang nagluluksa, diba? Kahit hindi ka namatayan, pero parang may, yung alam mo ba yun? Lalo na kung naging close sa'yo yung tao, diba? You feel it. Kailangan talaga pagdaanan, but then may mga coping mechanisms po tayo. Yes, may mga paraan. Number one is to accept your emotional experience. Alam nyo, Mami, talagang ang ibig na sabihin na to, kailangan ho nating tanggapin ang realidad at tanggapin sa ating sarili yung nangyayaring emosyon. Kung nalulungkot ka, ayaw mo malungkot, pero kailangan maging malungkot ka muna. Huwag natin pinagpapin na yung ating kalungkutan ay mawala kasi kailangan ipagdaanan natin yun. You have to accept it. And of course, when you accept it, you have to feel it and ask the guidance of the Lord. No? And talk to your friends. Kasi, katulad niyan, when I have, mayroon akong nararamdaman kay Mami Narlene, nagsasabi ako kay Mami Narlene, express ko sa kanya yung lungkot ko, umiyak ako sa harap niya. I accept the emotional experience and that is part of therapy. Yung pag-iyak mo, pagsabi mo sa kaibigan mo, accept it. You are going through rough times. Yan. And second, Mami. Okay. Keep an emotional toolkit on hand. There are a variety of calming techniques and activities including deep breathing exercises, restorative yoga poses, journaling, simple joys, and nature-based practices. Di ba minsan pag masamang-masama ang loob mo, ang number one mo pwede mo ma-release ang iyong nararamdaman ay yung deep breathing and of course inhale and exhale. Diba tinuturo natin niya pag galit ang ka, inhale, exhale, hanggang sa kagagano mo, parang unti-unti na ibsan yung nararamdaman mo, no? And then of course, tulad ng ginagawa mo, Mami Fem, tama yun, may mga yoga activities ka para matanggal din ang mga web sa ating mga utak. Tapos yung journaling, alam mo ba, Mami Fem, yung friend, may friend ako, binigyan ako ng isang book ng journaling para yung ma-overcome mo yung grief, na isusulat mo lahat doon yung pinagdaanan ninyo mag-asawa, yung ano. Alam mo, every time na sumusulat ako, umiiyak ako. Tapos sabi ko, ano ba ito, imbis na mawala yung ano ko,
Naiiyak ka kasi tinatanong din yung mga beautiful moments ninyo, ano yung mga pinag-awayan ninyo, yung mga ano na pag sinusulat mo, parang nag-flashback lahat yung mga nangyari sa buhay ninyo. And true enough naman, after mo magsulat, minsan kasi hindi mo alam, sulat ka ng sulat. Pagkatapos na, Mami Fem, parang nare-relieve ang aking pakiramdam. And then, pag binabasa ko na yung sinulat ko, umiiyak ako na tumatawa na ah, ito pala nangyayari sa amin noon. Na, kasi minsan, sometimes we take things for granted. Tapos dumula na papansin na very important pala pag wala na yung isa. And then, of course, try to apply these nature-based practices. Go out. Take a walk. Go out with friends. O kaya punta ka sa place na gusto mo na makikita ka ng magandang ambience, magandang scenery. Pero minsan, mapifeel mo yung lungkot, no? Pero it's okay to be malungkot. Kasi part din yan ng ating process para maging better person. Maging masaya, maging malungkot. And of course, kahit tatanungan nyo, bakit ganun, bakit ganito? Only to find out later na these things makes us more stronger and makes us more a better person and makes us more a loving person. And of course, understanding. Diba? Kaya alam, minsan nakakalungkot, you have to undergo this pain para mas mabigyan mo ito ng pansin. But nevertheless, ganun talaga po ang buhay. Yeah. Yes, Mami. Naku, thank you very much, no? Doon sa mga shinier mong mga calming techniques, no? Para makalma ka. Napakaganda talaga ng nature, Mami, no? This is God-given gift talaga sa atin. Yes. Na anywhere you go, basta may nature, it gives us a calming feeling, di ba? Yes. Ayan. And of course, i-add na rin natin ang ilan sa mga emotional toolkit na. Yes. Na hindi ka naman gagastos ng sobra tulad ng nature na sinasabi mo kanina, Mami. Yung mga soothing items, ano kaya ito? Aba, Mami, isa na dyan yung mga appealing scent, no? Alam mo, Mami, yung aromatherapy? Yeah. Di ba? Mayroon tayo binibili ng mga scented candles or oils na yung pangpakalma. Di ba? We have the lavender. Maraming mga pangpakalma na essential oils. Correct. Na pagkayan po ay nilagay nyo sa bahay. Tapos pa maaamoy ng maraming. Lalo na kung ikaw ay gusto mong mag-relax. Ayan, pwede natin gamitin yan. And of course, Mami, ng mga memories of the pictures of the people that we love. It gives so much joy, Mami, because kaya nga ako, Mami, minsan, pinagtatawanan ako na ang hilig ko sa picture. Picture tayo, picture tayo. Kailangan. Yes. There are memories. Kailangan mo siyang i-keep, diba? And yes, the favorite book that helps you feel calmer and happy. Yes. And most of the time, it's the Bible. Most of the time, these are the scriptures. Any book that inspires us can help us to soothe our troubled heart. And affirmations on index cards or decorated notepaper. Yes. These are positive things that you say for yourself. And, you know, yung mga inspirational quotes or whatever that will inspire you, verse of the Bible. Yes. Most especially, yung affirmations mo sa sarili mo. That I'm good, I'm a child of God, I'm a diamond, I'm worthy of things that I deserve, magaling ako, maganda ako, mga ganon. Matalino ako at maraming nagmamahal sa mga ganon. So every day, I think we need to, lalo na ma'am, pag ang nangyari sa'yo is something that lower your self-esteem. Correct. Talagang will put you down. No, you need those things, mga words of affirmation. So, ganda nitong ating mga tips na to. And what's next, Mami? Okay. Add in gentle self-talk. Self-kindness with statements like, what if I'm doing the best I can? What if I'm more resilient than I give myself credit for?
May I try to be kind to myself as I navigate the situation? Huh? Even if you already know self-kindness and self-compassion could help you feel better, you might find it tough to switch over yourself as self-talk instantly, and that entirely natural. Is self-kindness with what if I'm doing the best that I can? Always try to see that there is the beauty in you. No? Kaya, kaya mo yan. Ganun talaga. Just go on. Look at the beautiful things. Remember the beautiful things. No? Yung mga ganun na, kasi minsan, walang ibang magbo-boost din ng iyong moral, lalo na doon sa time na down ka, kung ikaw rin ikaw ni sarili mo na, bigyan mo rin naman, kumbaga you pat your shoulder na, kaya mo yan. These things will come to pass. Parang ganon. Kailangan alagaan mo rin sarili mo. Kasi minsan masasabitin, sana ganitong ginawa ko, sana ganun ginawa ko, di ba? Wala na yun eh. Sabi nga, pag oras na na umalis ng tao rin sa mundo at hindi na babalik, that's it. So, kailangan mo na lang tanggapin, and then you pray for that person, and then just remember the beautiful things. Huh? Yeah. Sa akin yung Mami Fem, lahat ng mga hindi magagandang mga nangyari, natatabunan ng magagandang memories namin dalawa. Lalong-lalo, lagi kami magkadikit, no? Lagi kami magkasama. So, kung yung mga differences, normal naman talaga sa mag-asawa na minsan, nag-aaway parang aso't pusa. Pero ngayon, hindi ko na naalala yung mga aso't pusang, kundi yung time na lagi kami magkasama, time na pag lumalabas kami, siya nag-drive. Tapos kaya minsan nga, yung isang gabi, honestly, dahil ako lang mag-isa, pag ganun ko doon sa bed ko, eh syempre, umiyak ako kasi wala na akong nahihipon tao kasama. Pero ganun talaga, sabi nga, let it go, para naman yung nasa langit ng mahal mo ay nakaka-relax na, di ba? Kasabihin, naku, hindi na naman ako mapakali, naalala naman ako, iyak na naman, iyak. Mm-hmm. Because really, we cannot really help it. Minsan, nakaupo ko lang ganun, biglang tutulan yung hamo. O sasabihin mo lang, kaya mo yan. Diba? Yes. Ganun lang. So, add in gentle self-talk. Thank you, Mami. Totoo yan. Yeah, no? All of us can talk to ourselves. And sabi nga nila, be kind to yourself. Do not so be hard to yourself. Kailangan mahalin mo din yung sarili mo talaga eh. Hindi, ang iba ko lang sabihin, before you love others, you have to really love yourself. Yes. Yun ang napansin ko eh. Kailangan mas mahal mo yung sarili mo. Yun naman talaga. Kaya naman, kasi you cannot give what you don't have. Yes, totoo yan. No? Kaya through the help of the Lord, diba? Through prayers, we can do that. Yes. And we can feel the love of the Lord. And because of that love from the Lord, mararamdaman mo ang pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi you are a child of God. Diba? Ang nag-create sa atin ng ating Ama, ang ating Diyos Ama. Ayan. And ito, maganda itong sasabihin ko. One way to cope with our emotional distress, and this is very significant, is to embrace your values. Yes. Diba? Just like when we embrace family closeness. Kasi alam mo, pagka sa pamilya talaga, ang sabi nga nila, ang una daw makaka-rescue sa'yo ay sa most of the time, hindi ang kaibigan. Mga kaibigan din, pero ang talagang totoong magmamahal sa'yo kahit na ano pa man, ay inyong pamilya. Kaya we always need to be with our family, quality time together with them, especially with the hard and trying times na nararamdaman natin. I'm sure, Mami, with the loss of Daddy Wins, ito talaga ang patatag sa'yo, your family. And alam ko, very spiritual ka. That's why yung spirituality natin, when we are always praying, we are with meditate and read the scriptures, we go to church, it strengthen us, diba? Yeah. And compassion, diba? Sabi nga dito, honoring this value might involve reaching out to close friends to offer support where needed,
making a habit of volunteering on weekends or reminding yourself to avoid passing judgments of others. Alam mo, Mami, when we are in grief, usually when we serve others, it helps us to ease those pain. Like what we are doing in Usapang Pantahanan. Na-create ang Usapang Pantahanan because there's something went wrong to sa buhay natin during the pandemic. Tayo po ay nagkaroon ng anxiety, nagkaroon tayo ng problema. But because of we channel to a more positive action, which is compassion, meaning you serve through the YouTube channel. Because hindi ba yun paid? Hindi man tayo paid dito. You're doing this out of With service, love. With love. Diba? Ayan. And what's next, Mami? Okay, ito. Seek support. No? Healing often doesn't happen in isolation. People need a sense of connection and community to begin moving forward. So, minsan talaga dumadating sa point natin parang umiiwas tayo sa tao. Nagtatago tayo. Parang minsan nagiging parang you and me against the world. No? Pero hindi ka marirelease doon sa iyong lungkot, sa iyong emotional distress na yan, kung hindi ka rin lalabas at allow people to help you. Huh? Social emotional support can come from all sorts of places. If you are a member of an organization, this is the right time now na lalo kang naandoon, lalo kang mag-join, lalo kang sumama. And then, of course, they will always talk on the person na yung sa asawa mo, kasi naging kasama nila. Paanoin mo na lang yun na maging masaya ka na they appreciate your husband, they appreciate that person. And then, of course, you can also go and ask the support of a therapist. It doesn't mean you are diagnosed with mental health. They can help you cope more effectively, address deeply impaired thoughts and behavior that feel the stress, or practice more helpful behaviors in the moment, or cultivate resilience to manage distress in the future. Huwag tayong mahiyang pumunta at humingi ng professional help. Kasi minsan, mas naiintindihan nila ang pinagdadaan natin kaysa sa naiintindihan ng family or ng friends. Kasi syempre, sa family, kung ano nila nakikita. Pero pag may therapist kang kasama, nadidig deeper nila ano ang pinagmumulan at pinaghuhugutan ng iyong kalungkutan. No. Although, syempre, medyo a little bit expensive, pero ano ba yung makakuha ka ng tamang tao na makatulong sa'yo para matanggal kung ano man ang iyong nararamdaman. Ang ganda ng mundo, ha? So let us try to enjoy life and whatever problems that we experience. Lagi lang natin tingnan na ito ay mga learning lessons in life. Yes, Mami, thank you dun sa paliwanag mo. Yung support from a therapist, marami na nga yung libre na mga organizations. I mean, may mga organizations po ngayon na libre na ang mga therapists. All you have to do is to sign up and look for it. No? Marami po yan, nagkakawang gawa. Ayan. And Mami, there are two Bible verses na meron tayong i-share. Ito po ay nakakatulong para maibsan po ang ating kalungkutan, especially kapag ka talagang very tragic yung nangyari sa atin, no? Ang isa sa mga favorite Bible verses ko ay itong nasa Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Ang sabi po dito, be anxious for nothing. Huwag daw tayong mabahala. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So there is always, God is always there for us. To listen to us sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin. And the peace of God
which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Amen. Mami, no? Talagang sa pamamagitan po ng ating pong pagtitiwala sa ating Diyos Ama, sa kay Jesucristo, we can feel the peace na sinabi dito, peace of God. It's a kind of peace na talagang it will help us to heal our wounded hearts and be thankful in everything despite of all what's happening. Isa ito sa magagandang Bible verses that we can share with our friends, we can post. Yes, somehow it will ease the pain. And yes, later on, I can post this to my FB story. At maraming matatouch. And another Bible verse, Mami Narlene. Okay. From Deuteronomy chapter 31, verse 6. Be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Totoo naman, Mami Fem, during that time na talaga ako ay talagang lungkot na lungkot at iyak na iyak. Talagang, wala ako talagang ganoon din ko, Lord, patatagin mo ang puso ko. Yun lang ang aking niliwa, patatagin mo ang puso ko, alang-alang din sa mga anak ko. Napakasakit, pero these are your plans, no? Hindi namin alam, no? Pero kahit sabihin natin na malungkot, pero giving him up para hindi na siya mahirapan, hindi na siya masaktan, alagaan mo na lang at dalhin mo sa iyong kaharian. Yun naman lang yung sinasabi. Talagang, no matter the source of our pain, you can take action to address it and minimize its impact. And through the prayers, with your fervent prayers, hindi ka naman pababayaan ni Lord. At nakikita din naman ni Lord. Kaya nga, sabi nga nila, pag gusto mo umiyak, umiyak ka lang. No, umiyak ka lang. Kasi katapos nun, luluwagang yung pakiramdam. At lahat mo sasabihin, Lord, alalayan mo ko. Bigyan mo ko ng kalakasan at bigyan mo ko ng katapangan ng dibdib at loob na harapin. Kasi ang ating fear kasi yung nag-iisa ka na lang, parang wala ka ng kakampi, di ba? Pero with God's help, everything will come to pass. And Mami Fem. Thank you very much, Mami Narlene, for very inspiring testimony about Deuteronomy 31:6. And to all our moms out there, Happy Mother's Month muli sa inyo. Talaga namang kami po ni Mami Narlene ay patuloy na maghahatid ng mga iba't ibang topics na tungkol sa ating tahanan. Para naman kahit papano makatulong kami at magkaroon din ng kaalaman at most especially, of course, maging kaparte tayo ng pamilya. Ayan, di ba, ma'am? Yes. Mami, kasi ang ganda talaga na meron tayong kasamang nakikinig at meron nakikinig sa akin. And iba yung pakiramdam, di ba? Ayan, so, sa ngalan po ni Mami Fe, ay nga pala, si Mami Narlene, baka meron kang parting message. So, mga kausapang pantahanan, let's work together and support each other in moments when you feel like it's the end of our days, it's the end of the world, and thinking that there is no reason to live. Let's keep on praying for courage and strength. And of course, with you, kausapang pantahanan, nagiging matatag ang aming mga puso ni Mami Fem dahil alam namin na naandiyan kayo, nakikinig sa amin, natutuwa sa ginagawa namin. And of course, please, again, like, share, and subscribe to our YouTube channel. And if it is not asking too much, please include Lalin's Project. It's about dressmaking and other activities in home economics. Kayo po ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin ni Mami Fem to go on. Tama sabi mo, Mami Fem, wala pong bayad dito, pero because of our love and because we are home economists,
we would like to share the little things that we have para naman, kumbaga, maging ripple effect ito sa inyong lahat. So, maraming salamat po. Yes, and of course, I would like to shout out din po, no, ang mga UP College of Home Economics who will be celebrating the Research and Extension Week. Mm-hmm. At alam niyo po ba na kasama po ang usapang pantahanan sa poster presentation ng UP College of Home Economics, at pinaparangalan po nila ang ating pong extension, ibig sabihin itong ginagawa natin sa usapang pantahanan. Kaya naman, thank you UP College of Home Economics sa inyong pagbibigay, pugay at parangal para sa usapang pantahanan. Ayan, ito Mami po Fem. Si Mami Fem. Mami Fem, gusto ko rin muna magpasalamat sa aking mahal na asawa, si Papa Winston, for making me for what I am now. Kasi hindi niya ako pinabayaan at ilalaw niya kami mag-grow. At ngayon, kapareho kami ni Mami Fem, para kaming doktor sa aming mga sariling mga profession, and we thank our husband. Kaya isa pa po, please pray for your husband also. Of course. So, again, thank you. Thank you. Ito po si Mami Fem. Ito po si Mami Narlene. Dito lang sa Usapang Pantahanan. I have undergone a very painful experience in my life. Nobody is prepared when someone you love dearly leaves you behind, although you know that it will come. The illness may allow to prepare for the worst, but nevertheless, it's a different thing when it comes. In the first month of my grieving, it was a bit difficult because you felt you were left alone by the very person you love and been together for the past 40 years. Of course, there are questions in your mind, and when you pray, you can't help but ask God why, but I take it back and say, God, you know what is best for us. How did I cope up with my loneliness? I thank God for the family that I have. They were my strong support. The community I have, the Marian marriage, especially the Mount Carmel Flock community. Of course, my dogs and cats, my plants, and my sewing and craft activities. And not to forget the different household chores that I have to do. And of course, going to different places. Sometimes the place we often go to brings back, you know, the beautiful memories. It lessens the pain, the loneliness, the longing of missing my husband. Yes, it brings the beautiful memories back then. And doing what I love reminds me of him, not of being lonely and alone, but the memories, how I see him, how happy he is when I am very, very busy. He even said that I am more busier now that I am retired than when I was teaching. Here are some video clips that I would like to share with you how I cope up with loneliness and emotional stress. Remember, it's only us who can heal all these depressing feelings. Included in these video clips are also opportunities to travel, this time with my daughter, Dr. Warren, and we visited Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, and Slovakia with my Manila East Medical Center family. I hope you'll enjoy watching and have fun with all my anik-anik to make things easier and light. These are some of my plans that makes my day complete. And of course, just tending at them every day and every afternoon will give you that peace and serene feeling. So, loneliness leaves me when I am engrossed in attending to all these plans of mine.
and this is also my two cats, Whitney and Brittany. They make my day fine. And this is my princess, my Shih Tzu. Every day, I hug her, and of course, I have to attend to her needs. The food, the bathing, and of course, dreaming of the fur. I am her fur mommy. Look, look, baby, look, look. Look, look, look. Yay! Hello everyone, friends. I'm here at the Spectrum by Larry's, and you see, I have seen a lot of fabrics here, my love. And these are the products, the fabrics that they have here, and it's now for sale. But I will not tell you how much. Come and visit the place and enjoy selecting your designs. I love these fabrics. See. My life, my joy. Thank you very much for watching. Please join me in my Lalins project for dressmaking activities and other home economics. Anik anik. Thank you. So, now you see how I make things light. Huh? I have really to help myself. For reality check, everything happens for a reason. Don't ever feel bad being alone. It is still good to be brave and make a choice. There is divine bliss to keep going. Have time to speak to your soul and listen to your heart. Accept this day as it is and believe something better can still happen. Life is beautiful, and surely in God's time, we will be seeing each other again. For the meantime, live life and carry on the dreams he dreamt and make it happen. And also, I'd like to thank our dear friend from Patesco, Tita Edith, for sharing me this quote. And of course, with all my Patesco family too, life is beautiful. Thank you for watching, and please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And if it is not asking too much, please include to like, share, and subscribe Lalins Project. It is all about dressmaking and other home economics activities. Thank you and God bless.